League Season 8 lower bracket. Yung kabilang stream mamaya pa ata yung ano laban yan, Boss Joma? Yung kila Kuya Nick. Yung kila Kuya Nick pala. Liquid Virtus Pro yung sa upper bracket natin. Yung susunod naman, Secret saka Newbie para sa ating upper bracket number 2. Lower bracket natin na natitira is Navi and Fnatic saka Infamous at EG. Pero eto, Navi na with the Storm Spirit pick. Oh, panigurado kay Dendy na to. Wala nang alinlangan. So, we will see. Virtus Pro. Bawal, bawal. Iba magkakas nun kila Kuya Nick yun. Lower bracket kami dito sa kabilang studio. Pero, shoutout naman. Shoutout kay Idol dyan. From Pangasinan. Shoutout sa'yo, Pards. Magandang umaga sa'yo. Ingat tayo lagi. Pero eto, fourth pick ng Fnatic. Tingnan natin kung paano nila tatalunin yung lineup ng Navi. Now, Storm Spirit na lock-in na ni Dendy, pati yung Weaver. Itong General, pwede, yung Weaver, pwede nila ilagay sa offlane with General. So, titingnan natin paano i-distribute ng Navi yung kanilang lineup. Again, kailangan na mag-man up at mag-step up dito ng Fnatic. Pero, tingnan natin, tatlong heroes na secure yung mga, kumbaga, heroes nila, DJ, Winter Wyvern din kanina, Ogre Magi, pero wag naman sanang same lineup. Same lineup, mag-gyrocopter ulit, pero ito, pag-iisipan nila yung pick. So, sa mga nanonood, good evening. Yung mga kalupon natin dyan, shout out sa inyo, mga parts. Tatlong hero lang naman, Winter Wyvern, Ogre Magi, Earth, pero ito, Invoker for Aved! Abed! Invoker tayo mga sir. So, tingnan natin kung papalag to. Sabi ni Boss Joma, game number 3. Mukhang papalag tong Fnatic. For this, na-secure nila yung Invoker ni Abed. Tingnan natin kung anong sagot ng Navi sa pagkakuha ng comfort hero ni Abed. Pero, eto na pa, shoutout from California, si Kim Rain. 04 from California with love, sir. Shout out sa'yo. Avid. Na-avid tayo, avid. Pero avid. Nagulat lang. Pero anong oras, Liquid? Mamaya pa, tingnan nyo na lang dun sa DreamHack Dota 2 underscore PH. So, dalawa yung coverage natin. Masyadong marami. Kaya sabay-sabay nating ikakast. Pero eto na. Natin kung makakasagot yung Navi dito sa Invoker ni Avid. Or shout out naman dito from Qatar or yung mga lupon ng Qatar. Magandang maganda kung anong oras man diyan, kung umaga man diyan, kung gabi man diyan, good day na lang sa inyo. So, eto si J Pro, eto nilabas na nga ni Avid yung kanyang Invoker. Shout outs pala kay Calbs na mahimbing-himbing yung tulog dito sa may sopa. At mukhang hindi nagigising. Pero eto na nga. Eto na. Bans for the binan na ng Navi. Yung Faceless Void. So, hinihintay na nga lang nila yung carry. Pero tingnan natin kung ano yung carry na ibibigay nila kay Eternal Envy. Sabi nga nila si Eternal Envy, kung ano-ano ginagawa niyan. Sa point na malilito na yung kalaban, kung anong kabulastogan pinagagawa ni Eternal Envy, nagwa-workout naman maski pa paano. Pero titignan po natin, last pick will be the Bristleback on the Eternal Envy. So yun, ito, tingnan natin anong sagot ni Navi dito. Tingnan tayo para sa last pick ng Navi. So again, sa mga bagong dating dyan, game number 2 na po to, Navi versus Fnatic. So shout out dito sa Pisa, Italy. Uy, shout out sa iyo, Pards, from Italy with love. Paris with love dapat yun, pero pa shout out kay Beerbud Peace tayo, haha. One big fight, anong may one big fight? Ateneo, mga Ateneo guys pala tayo dito. Pero eto, si Boss Calbs ay kasalukuyang natutulog dito sa may sopa. Nagpapahinga at napagod. Dalawang games na yung kinas ni Boss Calbs kanina. Pero tingnan natin. Kanina, hindi nag-workout yung Bristleback ni Eternal Envy against Liquid.
Pero tingnan natin kung mag-workout sa mga Ukrainian. Ay, excuse me po. Excuse me po. Pero eto si Yajir pa. Bro Orb, so shout out naman sa asawa kong maganda, si April. Thank you, galingan mo boss. Pero thank you din sa'yo. Maraming salamat. Watching from Saudi, si PC. Pa PC. Ulaban. Pero eto na. Navi going for the Tiny para sa kanilang last pick. Pero again, this is game number 2 ng Navi versus Fnatic. Will Fnatic make a comeback against Team Secret or will Team Secret natos Navi. So again, game number 2 Navi Fnatic. Iatin namin, ako nga pala si Orbs. And again, this is Wombo X Combo, hashtag ready 24/7. Papakilala muna natin yung ating mga manlalaro. It's Suneko on the Shadow Shaman, si Crystallize naman para sa kanyang Tiny, Dendy on the Storm Spirit, and then Roger naman para sa kanyang Earth Spirit General on the Weaver. Sa side naman ng Fnatic, Eternal Envy on the Bristleback, Abed with the Signature Hero Invoker, Fnatic DJ on the Winter Wyvern, Pylaidai para sa kanyang Ogre Magi, at si Ohio again para sa kanyang Earth Shaker. So again, magandang good evening, magandang umaga sa inyo dyan. And this is game number 2 ulit sa mga bagong dating. Game number 2, Do or Die, Fnatic. Navi is one game away for taking down Fnatic. Mawawala na yung run nila onto the Dream League Season 8. So, tingnan natin. So, meron pa tayong games mamaya. Makikita natin, lower bracket, yung EG napunta sa lower bracket against Infamous. So, kung tinatanong nyo, bakit natalo EG? Tinalo ng Secret 2-0. And ang nag-cast nun kanina is Kuya Nick. Pero eto si Ron Kevin Gaming. Shout out dito sa Core Technologies na nanonood kami lahat. Werpa, shout out sa mga taga Core Technologies. Pero eto, i-check natin. It's going to be Crystallized on the safe lane with Earth Spirit Roger laban dito naman sa off lane ni Ohio, habang sa mid lane naman, tri-lane matchup with Pylaidai, Abed, and DJ versus Dendy and Suneko. So, Suneko po. So, tignan natin kung mag-workout itong invoker ngayon ni Abed. Kaninang natalo sila sa Liquid. Ilan yung standing kanina? 7-0, di ba? 7-2 yung standing ni Abed. Pero hindi nila napigilan yung Morphling ni Miracle. So, tingnan natin kung kayang i-maintain ni Abed yung skill of play niya against Navi with his signature hero locked out. And ito naman sa may offlane natin, it's General versus Eternal Envy with the Bristleback. Oh, ito na nga po.
balik tayo sa ball game. Tingnan natin. Kanina, okay na. Kanina, muntik na silang mahabol. Pero andito na Roger with the rolling boulder. And then the right clicks from Dendy. First blood, makukuha agad ng Navi. Pero walang comeback. Walang comeback kill. Walang counter kill na magaganap on the side of Fnatic. So, eto na. Ayun na nga, balik tayo sa baba naman tayo si Silip. Crystallize. Nazo-zone out ni Ohio with his Earthshaker. And then the DJ, Winter Wyvern. Babantayan niya yung kanyang atabs dito sa may bottom lane. Pero tingnan natin kung kayang i-pull off ni Eternal Envy yung magic niya with the Bristleback. Bang eto naman sa mid lane, Invoker, Signature Hero, Abed. Kanina pala, sniper siya. Kung siguro, kung hindi lang nahuli, with the Faceless Void, nanalo sila. Pero ang hirap naman kasi, plus 170 plus na range ng Chronosphere, ang hirap namang iwasan. Unless, makapag-force stop ka out kagad. Nahold naman, although nahold naman nila with the Cold Embrace, dun sa loob. Pero dalawang Chronosphere yung tatama sa'yo. Hindi mo naman pwedeng batuhan ng dalawang Cold Embrace. Na ano? Or either ma-force stop out nyo ng maaga si Sniper. Pero yun na nga, ang laking Chronosphere. Kasi laki ng sugat. Pero dito naman, Crystallize mo kang mabibigyan. Fissure tatama. And then the Enchant Totem. Pero instant TP from Crystallize. Hindi aabot yung damage ng Fnatic against Crystallize. Pero yun, balik tayo sa mid lane. Si Abed sinasamaan pa rin ni with Pylai Dai. Hindi naman syempre mawawalan ng kasama itong si Dendy with Suneiko with the Shadow Shaman. Pero ito na haras, nasa-zone out pa rin nila Dendy itong support na kasama ni Abed. Ano score? Game number 2 na. 1-0 na. 1 na yung Navi. 0 pa yung Fnatic. Pero eto sa may top lane, Eternal MB. Dropping low. Pero sana naway hindi siya pasukin. Eto ni General. Siguradong mamamatay na naman. Pero eto na. Eto sa mid lane. Binabantayan pa rin nila si Abed. So, pinoforce, inaano lang nila, binubus lang nila with the Bloodlust. And hopefully, ma-out-farm niya etong si Dendy Storm Spirit. Habang hindi pa nag-i-snowball yung Storm Spirit niya. Dito naman sa may offlane, mukhang si Ohio na maawalan. Walan ng mana. Not enough yung mana niya para makakuha na stun. Pero Enchant Totem yun, saktong pangharas lang. Kung may feature siguro to, kaya nilang patayin ni DJ. Kanina nakapag TP out lang tapos wala lang follow-up stun. Pero dun sa mid lane naman, mamamatay si Abed. He will be taken out by Dendy. Samantalang yun, yung Ogre Magi din mamamatay. 2 heroes to fall on the side of Fnatic. And Dendy will take the kill. Diyos ko. So, Dendy. Maya-maya, i-snowball na. Maya-maya lang, pero eto, still 3-0 at 5 minutes in. Kailangan makuha ng Fnatic yung kanilang tempo to win this game. Eternal Envy Bristleback. Eternal Envy safe lane Bristleback against General. May the Weaver, pero eto mukhang mas naharas pa. Dito si Eternal Envy sa may safe lane na yun. Considering safe lane na yun. Pero ito naman sa mid lane, still Dendy. Ang tapang ng kuya mo. Maski gap siya na isang level, palag-palag lang. Habang dito naman sa may backlines, will be warded out by the Ogre Magi. Habang nandito naman sa may bottom lane, andito si Ohio, ready yung stun. They can take out Crystallize kung gusto nila. DJ, nasaan yung follow-up damage? Andito na rin yung Ogre and then the Ignite. Pero nandun yung Avalanche. Will it be enough? And Crystallize na toss in pa si Pylai Dai. Mukhang si Pylai Dai mamatay pa, pero the Cold Embrace will save his life for now. Habang dito naman sa may backlines, mapipick off nila yung Tiny, pero ang kapalit naman nun is Pylai Dai with the Ogre Magi. Habang Roger naman with the TP in.
eh siya na lang yung matitira muna sa top lane. So, yun na nga. Back tayo sa mid lane. It's 1k network pero nahuli na naman ng Shackles. Dendy with the right clicks. And the overload pero merong magic one. Yung kuya nyo, Abed. And he will salve up. Pero yan, network natin. Top of the network. Andito naman si General on the offlane Weaver. Samantalang si Eternal Envy naman bumapangalawa. Now opted to get his Vanguard. Pero eto, sa may mid lane. Balik tayo sa matchup natin, Abed and Dendy. Sinong mas malakas sa mid lane? Sinong mas pabor sa inyo? Pero 4-1 ang score natin. First 10 kills. Open pa sa lamesa. Pero eto na nga. Eto na nga. Mid lane. Si Abe nakaka-farm now at level 6. Habang si Dendy naman is getting out the stacks dito sa may neutral para makakuha ng enough levels. Surprisingly, lamang si Abed with the levels. Nantin yung last hits. Ayun, 28-21. Pero andito si Dendy sa may neutral. Pero dito naman sa may bottom lane, magkakabigayan. Ohio mamamatay. And crystallize, makakakuha ng kill habang nandito naman. Na-toss in si DJ. Na-choke ako pero cold embrace. Maliligtas yung kuya pero dito na si General with the right clicks and enough yun to take out the Winter Wyvern. Ay, excuse me po. Pero ayun na nga, andito na the rotation from General. Mukhang sa kanya muna ibibigay itong mid lane habang si Dendy ay nagpa-farm dito sa may neutrals at nag-i-stack. So yun, binigay na nga lang kay Roger. Kay Roger kanina, General. Pero ito General with the swarm and then ang target niya si Pylaidai pero the rolling boulder from Roger! Tatamaan pa! And then Pylaidai will not survive the right clicks coming from the General. So 7-1 ang score natin at 9 minutes in and Navi ahead na naman. Ito na naman ba yung replay ng kanina or will Fnatic take another game from Navi? Pero ito first 10 kills nga natin, bukas na bukas pa. Nakalatag pa sa lamesa. So mga nag first 10 kills diyan onto Fnatic. Hintay na lang tayo. Naway makaka-comeback pa si Fnatic pero andito sa may mid lane din, di malapit na. Meron na palang Vortex. Vortex na, so pwede niya nang pasukin itong si Abed kung gugustuhin niya with the support. Ay na nga, rolling boulder ko connect onto Abed na silence pa. And then the shackles plus the zip in and then the right list pero echo slam sa mukha. Namatay pa Earth Spirit habang dito naman counter kill from the side of Fnatic and they will take out the Shadow Shaman, two heroes, makukuha ng Team Fnatic. Plus na Cold Embrace pa, itong si Abed, nakaligtas sa Kalbaryo. Mandito naman, sa may dalampasigan, Storm Spirit, may mana pa, Fisher tatama, pero magkabilang mundo, nagkabigayan, and then meron pang one. Pero eto, rolling boulder from Roger, and then the boulder smash, mamamatay, and he will be taken out as well, habang dito naman sa mid lane. It's Tiny. Trying to take out dito pala sa may ano, sa neutral, hindi umabot pero neutral creep ang makakapatay kay DJ. Nice deny from DJ pero ang score natin it's 8-3 and getting ahead. Navi getting ahead of that engagement. So 10 minutes, 8-3 ang score natin. Pero Eternal Envy tahimik lang sa taas at unti-unting nakaka-farm. Tingnan natin kung anong masasagot ng Navi against Eternal Envy. Hindi pa nilagyan ni Dendy yung Electric Vortex. Siyempre, kulang pa rin. Malaki mana yun, oh. Mana. Kulang sa mana, pero eto. Mukhang forward lang pala yung side ng Navi. Habang dito naman,
babalik na si General sa kanyang lane para mapigilan naman tong si Eternal Envy sa pagpa-farm. Pero dito naman sa kagubatan, Abed, meron ng hanap Midas. So, tingnan natin kung anong uunahin niya. Ayun, Aghanim's. Aghanim's pala. So, dito, Pailayday, maiispatan ng ward. Habang tatlong heroes ng Navi naka-ready dito, may dalampasigan, isang rolling boulder lang, delikado to si Pailayday, and nandito rin si Crystallize. Pero mukhang hindi muna nilago, napiping out nila. Pailayday, andito daw, makakakuha pa ng Haste Rune itong Storm Spirit, Dendi. Pero mukhang de-decide na lang nilang i-push out itong bottom lane. Pero dito, rolling boulder, tatama. Bye! Andito, mag-TTP out na lang. Etong si Roger na miss out niya yung rolling boulder. So, may chance makapag-counter kill. Etong side ng Fnatic. Since nandito lang si Winter Wyvern plus the Winter's Curse, nakaready lang. Kailangan mag-ingat ng Navi pa rin. Pero dun naman, sa taas, mapapatay ni Abed etong si Weaver. And then, pwede na sila mag-transition sa push. Pero, andito na rin si Crystallize. Para bantayan yung kanyang Tore. Umabot yung stun. And then, the toss. Combo low avalanche. Hindi enough yung fissure nito ni Ohio. Pero, Roger will take the kill. Pero, eto na nga. Dun naman, namatay din. Pick off sila ng support. And, Fnatic. Sa baba na pick up, pero DJ mag-TTP out and yes, he will be kaligtas. Si Eternal Envy naman lumipat na sa may bottom lane. And titingnan natin kung paano nila i-distribute yung laning nila ngayon. General lumipat na. General. Itunay na General. Pero eto naman, sa may top lane, mukhang hindi safe. Etong si Brazelback, pero hindi naman nila kaya yan. Bang eto naman, si Crystallize. Makakahanap pa ng kill. Delikado to, Ogre Magi, mukhang mamamatay na naman. Pero nandito siya sa may mid lane. Bang dito naman. Pero mukhang may target to si Tiny. Target nila si Pailayday. Mamamatay na naman. Kuya mo, eto na. Crystallize. Nasaan yung stun? Dendi with the zip in. Pero kinapos yung mana ng kuya mo. And then they ignite. Pero kulang. Kulang na kulang. Pero eto na. Abed. Meron ng Hands of Midas. Papunta sa kanyang Aghanim's. Pero dito naman sa may baba, Ohio, na stun ka, toss combo pa, pero mamamatay siya ulit. So, yun lang, nakakakuha na naman ng kill. First 10 kills pala ay mapupunta na sa side ng Navi. I repeat, sa side ng Navi, naka first 10 kills. So, yun na nga, 5-10 ang score natin. 15 minutes in 1K network lead. On to the Navi. Ito pa, General. Tingnan na natin yung gamit. Ayun, papunta sa kanya. So, unahin ni General is the Diffusal Blade. I will go for a damage build muna. Para at least, sulit na yung right click niya. Pero dito naman, Eternal Envy. Continuous lang yung farm dito sa may top lane. Kompleto na yung arsenal niya with the Hood of Defiance plus the Vanguard. Pero dito, Mass Serpent Wards, kinumit na kagad ng Navi, and then Boulder Smash para tamaan si Eternal Envy. Pero mukhang hindi nila mapipigilan yung Mass Serpent Wards na kinumit dito ng Navi. And they will easily, napababa lang naman nila. Pero ayun na nga po, sa may bottom lane naman, DJ, may ispatan ba ni Crystallize? Katakas. Radiant's middle tower is under attack. Stupendous. Pero eto na nga.
Ha? Pero eto naman. So may ano si tatry nilang i-go Eternal Envy. Drops will be yung ward na drop nila and then the stun from the ogre pero yun makakapag time lapse out pa etong si General pero yun na nga wala nang mana si Eternal Envy since na mana burn pa ni Weaver. Ang kinuha niya pang talent pala is plus 20 mana break. Pero mukhang handa nang kumuha ng Navi ng kill. Handaan na sila. Handa na, all smoked up. Pero mamamatay doon yung Storm Spirit sa may taas with the Sunstrike. And then the follow-up damage ni Ohio. Na Sunstrike yun. Kita naman na Sunstrike. Pero sayang yung ikot ng Navi doon. Pero yun na, 90% Fnatic daw. Sino nanalo game 1? Game 1, panalo Navi. Panalo Navi. Ngayon, game 2, si Abed na secure niya invoker niya. Ngayon, Aghanim Scepter na. 17 minutes. Now, invoker with the Aghanim Scepter. Tignan natin. Ha? EG Secret. Talo EG. 2-0. 2-0. Yung Secret. Pero dito naman, nahuli na Sunstrike. Abed na una killing spree. And makukuha pa nila doon si General pero mukhang hindi pa sila tapos. On the assault, itong Eternal Envy nasa high grounds pero Storm nasa may backline. So in the zip in, pero wala silang follow-up damage habang dito naman iikutan niya. Tatry nilang i-go itong Tiny plus Earth Spirit. Pero ito na, mapupush out nila yung Tier 1 mid tower ng Navi. The TP is coming in from the General. Eto na, Weaver will try to fight out this lineup of Fnatic. Nahuli dito, Eternal Envy, TP is coming in. From may likod naman, na Stantos, pero nakaganda naman. Mamamatay pa rin. Etong si Pylaidai, habang dito naman, Eternal Envy, naipit. Naipit yung kuya mo sa mga Serpent Wards, pero puputukan sa muka. With the Quill Spray, habang dito naman sa backlines, mamamatay, Crystallize, Killing Spree. And two heroes will be the call for the side of Fnatic. That's a 2-for-1 exchange. Pero na-hold out dun, na-ipit sa Mass Serpent Wards. Itong si Eternal Envy, walang nagawa. Ayun, papunta siya sa kanyang Radiance. Pero mukhang maganda yung transition naman ng Fnatic dito since si Abed nakaka-farm siya. Meron ng Aghanim Scepter. Eh, steady farm muna. Steady golte muna tayo dyan. Pero dito, Echo Slam, kinumit na. Pero hindi na kailangan ng Sunstrike. Unti-unti, Fnatic nakakakuha ng notable kills around the map with the Ohio Blink-In stun plus Sunstrike combo. Kaya, eto na, Fnatic. Mukhang mag-game 3 pa tayo. Mukha lang naman tayo mag-game 3. Pero ito na nga. Si Inbo. Shadowblade naman for the pickup ng Tiny. Habang ito naman si Abed. Tuloy-tuloy lang ang ipon. Hanggang mamaya, on point. Yung mga Sunstrike pala na tumama doon. Kung hindi lang napatay ni Ohio, kay Abed pa napunta yung kill. Pero yun naman, Navi naman nandito sa may mid lane. Hahanap ng potential kill, Crystallize. Maispatan si Ohio, pero yun, Shadow Blade. Blink out na agad. Sa bottom lane naman, nakuha na ng Fnatic. Etong bottom tier 1 tower ng Navi. And eto si Brazelback. Medyo kumukunat na papunta sa kanyang Radiance. At 20 minutes in, we got 12-9 ang score natin with a 2K net worth lead ang Fnatic. So, eto na nga. Si General, tatry niya ata i-go sa may backlines. DJ, mamamatay. Winter's Course, magagamit. Winter's Course,
nagamit nga pero hindi naligtas doon si DJ. Pero andito naman sa may backlines mo kasi Eternal Envy gusto makipagbigayan. Crystallize, nakistan nandyan yung ward. And then the meatball aabot. Walang nagawa. Crystallize, nasusunog. And then the toss out from Ohio. Pero na-zone out nila. Tiny will be taken out. Abang dito naman Ohio to fall. Dito naman sa may likod na EMP blast. Etong si General pero andito pa Abed. Still will try to fight. Abang ito naman, chine-chase out nila sa Eternal Envy. Pero yung kill na magaganap, it's 2-for-1. Pero Tiny yung mapipick off ng Fnatic. Meanwhile, habang ito naman si DJ and the Earthshaker ang mapipick off ng Fnatic. Ng Navi. Pero hindi pa paata sila tapos. Mukhang didiretso na sila sa Rosh. And the smokes will come out. Pero down pa yung Tiny nila. Si Dendy lang yung buhay. 16 Bloodstone charges. Eh, re-rektahin na nila yung Rosh. Pero mukhang naispatan ata sila etong wards ng Navi. Pero eto, Sunstrike, tatama. Pero yun, nakakuha ng Aegis advantage na bibigay nila kay Eternal Envy. Pero eto na nga. Tingnan natin, invis for Dendy. 16 bloodstone charges. Mukhang madadagdagan pa yan mamaya. Unti-unti, 14-10 ang score natin. And then, Ohio, TP out lang yung kuya mo. Pero ito si Dendy, papunta sa kanyang kaya. Pero Abed! Abed, now with the dominating, he will pick off Soneko. Habang dito naman, Crystallize is makukuha etong si DJ. Pero andito na Fnatic, hindi pa ganun kalayo yung kills nila, 1k na sila pa rin yung lamang, although lamang si Navi sa kills, na kay Fnatic pa rin yung net worth. So nababalance out nila, so palag-palag. Pero yun na nga. Ito naman si Abed, payaman ng payaman, papunta sa kanyang Blink Dagger. Meron na siyang Blink Dagger with the Boots of Travel. Pero andito sa likod, Crystallize, na-try ata nilang i-go. Walang delegado ka dyan, kuya. Wala silang vision. Mamamatay ito si Crystallize kung may vision lang yung Fnatic doon. Pero mukhang tamang decision ng buhay niya, huwag muna i-go. Mamaya na lang. Anong game na to? Standing is 1-0. Lower bracket na. Oh, matalo dito, uuwi na kagad. Matalo, kung ma 2-0 ang Fnatic, out na Fnatic. Pero ito naman, si Dendy. Hindi pa rin kompleto yung kanyang kaya habang ito naman si Eternal Envy is meron ng Radiance. Pero ito, tatry nila yung go in. Echo slam sa mukha. And then the Fisher na lockdown pa nila. Plus the Sunstrike. Eh, mapipick off si Dendy. Bawas na bawas yung Bloodstone habang dito nakipagbakbakan Abed. With the EMP blast. Tatama pa. Mamamatay na naman. Pero si DJ yung makakakuha ng kill. Pero mukhang gusto i-go ni Crystallize to. At dito sa may backlines. Etong si DJ. And then the Tornado. Deafening blast. Aabot. Mamamatay din ata. So may backlights na Winter's Curse pa. And Abed mabubuhay. Unstoppable streak for Abed. So may backlights na may lumalaban pa. Crystallize. Try to fight out. Pero Pilay Die will be killed. And then si Abed. Hahabulin pa nila. After Pilay Die, next is DJ. Walang tagaligtas. Pero malaki-laking kill yun. Si Abed. Now on a dominating streak. Eh, palag-palag na. BKB. Yung kaninang dagger niya. Iniwas niya na muna yung dagger niya. And kumuha muna siya ngayon ng BKB. Radiant's bottom tower has uninvited guests. Pero mukhang handa ng pumush. I smell a game 3 for Fnatic. Pero si Jauma po inaantok na. Oh, eto naman. Crystallize.
Naispatan kaya siya. Abed, naka-ready. On the go na. Sa may likod, ginogo siya ni Crystallize. Pero the Fissure. And then, the Enchant Totem. EMP Blast sa mukha. Crystallize, wala nang mana. Pero may naman fight. BKB gagamitin. Habang andito sa likod, Eternal Envy with the Radiant's Burn. And then, Roger. May pagpalagan pa. Dendy with a zip-in. Sa may likod naman, mamamatay si Abed. Makakatakas pa yung kuya mo, Abed. Pero he will fall. Pero makakaligtas pa. Sa may likod naman, tinatangki na lang ni Eternal Envy yung lineup ng Navi. Habang ito naman, si Eternal Envy makakapatay. So Neko, mabibigyan din. Double kill for Envy. So man fighting. So, palag-palag. And si Abed nabuhay pa. Wala pang hindi pa out. Fnatic is not out of the ball game yet, mga sir. And palag-palag habang ito naman Winter's Curse onto the Weaver. Andito si Abed with the Tornado Deafening Blast. Easy kill for Abed. And this is the point of the game where Abed is now at snowball point. And nagdedelikado tong Navi dito. Walang buyback yung Tiny at Shadow Shaman. Pero Fnatic trying to take out this tower. Mabilis lang nilang makukuha with the Bloodlust from the Ogre. Tapos may sufficient right click na sila. Pero mukhang babalik muna yung mid lane nila. Na-take na Aegis, na-reclaim na rin. And Fnatic on fire. Mukhang papalagan nila Eternal Envy na iwan doon. Mickey, Radiance na gagawin. Radiance Burn. Pero Eternal Envy, bakit ka kasi nandun? Kuya, Cold Embrace. Mahuhold yung pagkamatay niya. Abed Monster Kill. Habang dito, na-toss in. And then, Sunstrike. Tatama. And it will not be the death of Eternal Envy. Instead, Dendy mamamatay din. Habang 2 heroes down na naman, 3 heroes make it 3 on the side of Navi. Crystallize delegado dito, andito si Abed sa may likod trying to fight out this push from Fnatic. Pero mukhang hindi pa tapos, mauhuli pa nila si General. Godlike for Abed. And then Tiny na lang, the lone survivor is all that's left of Navi. Nawalan pa sila ng racks, nawalan pa sila ng mid racks at tower. So natira si Tiny, mukhang Abed on fire on this game. Na-lockout nila yung Invoker. And this could be game, pero dito naman, Crystallize. May vision ata sila, kuya! Pero wala pala. And nasa likod, they will try to take out Abed. Abed, Cold Embrace sa may likod. Fissure will connect. Pero Abed, makakatakas na naman. And eto, magiging casualty ata is DJ. Onto the backlines. Pero at least na isave nila yung godlike streak ni Abed. Pero yun na. Yun na. Unti-unti na nakabawi na ng tuluyan. Itong Fnatic, 15,000 net worth lead against Navi. And we will see kung kaya nilang ituloy-tuloy. Wala nang bottom. Bottom na lang. Bottom racks. Melee racks na, range racks na lang yung natitira. Plus sa mid lane naman. Is open na, pero dito mukhang maispatan pa. General, na Sunstrike, on point, mamamatay ulit, pero Ohio will take the kill. Habang dito naman sa may backlines, mukhang gusto nilang engage. Mukha lang naman. Pero andito na tayo. Tuloy-tuloy na siguro yung pag-push ng Fnatic. Eternal Envy now with the Heart of Taras plus the Radiance, palag-palag na. Pero ito, Shadowblade. Tingin ko mag-game 3 na. I smell game 3 for Fnatic versus Navi. Abang mo masasabayan to ng lower bracket ng Infamous laban sa EG. EG lower bracket na rin. Pati yung Infamous. So, ngayon, open pa yung Shrine. Pwede nang i-take ng Fnatic. Ngayon lang, i-take nyo na. Take nyo na yung Shrine. Ayaw pa i-take. Nahiya pa. Kahiyaan pa. Eto naman, the smoke onto the side of Fnatic. Hahanap sila ng potential kill.
andito nagkaka-compress. Nagkaka-compress yung lineup ng Navi. Pero mukha wala sila maabangan yan. Pero ito na Fnatic. Di diretso na ata sa may bottom lane. Eternal Envy tanking all the damage ng tower. Mukhang hindi nyo kayang mapipigilan. Now with the Heart of Taras plus Radiance, magmi-miss-miss lang. Pero ito, setup nila. Titingnan natin kung kaya nilang pasukin sa may backlines naman. So Neko na-commit yung mga Serpent Wards. Pero andito pa, nahuli sa likod. Kagandang Fissure naman onto 2. And then the Echo Snap sa may likod. Nahuli. Dendi, nahuli nung Winter's Curse. And then na-lockdown siya. Na-cold snap pa. Habang dito naman, Crystallize trying to battle it out. Dendi to fall. Habang dito, Crystallize walang namatay sa side ng Fnatic. Pero buybacks will be committed onto Fnatic, onto Navi, and Dendi will be out for 30 seconds habang dito si Eternal Envy tuloy-tuloy lang pagpupush ng tower. Crystallize try to battle it out with this bristle back. Andito naman, umabol, Tornado will come out habang dito na toss in sa may likod si Abed, pero Ohio na killing spree. Eternal Envy mapapatay, pero Abed yung godlike streak niya makukuha ni Dendi. Habang dito, apat na heroes pa for the side of Fnatic. Storm trying to zip in, pero Ohio double kill. Tiny will be taken out. Dendi will be left. And then GG will be called. Fnatic will take this game on to game 3. And masaya. Masaya yung mga Fnatic fans dyan. Game 3 will go to Fnatic. So meron pa tayong last game. Sandal. Pero yun na nga po. That was game number 2 ng Fnatic versus Navi. Again, we will see kung sino mananalo dito. Do or die. Game number 3, lower bracket, Navi versus Fnatic. Again, ako nga pala si Urbs, and this is the coverage of Dreamleague Season 8 lower bracket finals. Magbabalik kami for more Dota action para sa ating coverage ng Dreamleague Season 8. Ako nga pala si Urbs, and lagi niyong tatanan, this Wombo X Combo hashtag ready24/7. Para sa'yo magmamahal.
Hey! Minuminutong nag-iintay ng tawag mo, marinig lang boses mo. Masaya at kontento na ako, wala nang ibang panganapin. Aking ka-feeling, lahat magagawa dahil kasama ka. Ikaw ang tanging inspirasyon at basta't nandito ka. Hey! Dahil sa'yo ako'y matapang, ako'y lalapan. Yeah.